kung ang mga Arabong naging Arabo naman ang pag-uusapan. Ang kanilang pinagmulan ay ang kanilang dakilang ninuno. At siya ay si Propeta Abraham mula sa bansang Iraq, sa bayan na kung tawagin ay Ur, sa gawing kanlurang baybayin ng ilog ng Euphrates malapit sa Kufa. Maraming paghukay sa pook na yaon ang isinagawa na naghayag ng malalawak na detalye tungkol sa lungsod na yaon at sa pamilya ni Abraham at sa kalagayang panrelihiyon at panlipunan na nauugnay sa lungsod na yaon. Batid na si Abraham ay lumikas mula sa Ur patungong Haran at mula naman dito ay nagtungo ng Palestine at inilagay niya itong puno sa kanyang pag-iimbita. At marami pa siyang paglilibot na ginawa sa buong kapuluan ng bansang ito at iba pa. Nang minsang magtungo siya sa Ehipto ay sinubukan ng pinuno nito na si Paraon na gawan ng masama ang kanyang asawa na si Sarah. Subalit iniligtas ito ni Allah at ibinaling sa kanya ang resulta ng kanyang masamang balak. At nabatid ni Paraon na si Sarah ay may malakas at magandang ugnayan kay Allah. Kaya't ipinagkaloob niya upang magsilbing lingkod ang kanyang sariling anak na si Hajar kay Sarah bilang pagkilala sa kalamangan nito at pagtanaw sa kabutihan niya. Subalit ipinagkaloob naman ito ni Sarah sa kanyang asawa ni si Abraham bilang asawa. At nagbalik si Abraham alihis salam sa Palestine. Biniyaan siya ni Allah ng anak mula kay Hajar na si Ismael. At nagsimulang magselos si Sarah hanggang sa persahan niyang inutusan si Abraham na ilayo si Hajar kasama ng anak nitong maliit na si Ismael. Dinala niya ang mag-ina sa bayan ng Hijaz at itinira sila sa lambak na walang mga pananim, malapit sa sagradong bahay ni Allah, na noong panahong yaon ay may kaunting bahagi na nakaangat sa lupa na inaabot ng baha sa kanan at kaliwa. Inilagay niya sila sa tabi ng isang puno na maraming sanga sa gawing itaas na kinaroroonan ng Zamzam, malapit sa gawing itaas ng bahagi ng moske, na noong kapanahon ng yaon ay walang sino man sa Makka at wala ring tubig. Iniwan niya sa kanilang mag-ina ang isang lalagyan na may lamang datiles at lalagyang yari sa balat ng hayop na may lamang tubig at nagbalik siya ng Palestine. Pagkaraan ng ilang araw ay naubos ang datiles at baon nilang tubig. Mula sa kinalalagyan nila ay bumukal ang tubig ng Zamzam sa tulong at awa ni Allah na pinagmulan ng ikabubuhay nilang mag-ina sa mga sumunod na panahon. At dito naging popular ang kwento tungkol sa tubig ng Zamzam. At dumating ang isang tribo mula sa Yemen at ito ay ang pangalawang Jurhum at nanirahan sa Makka sa kapahintulutan ng nanay ni Ismael. Sinasabing sila ay dating naninirahan sa mga lambak na nasa paligid ng Makka. At malinaw na inilathala ni Imam al-Bukhari na ang tribong ito ay dumating sa Makka bago pa magbinata si Ismael. At dati na silang dumadaan sa lambak na yaon bago pa mangyari ang pangyayaring yaon. Si Abraham ay naglalakbay sa Makka sa tuwi-tuwi na upang tingnan at alamin ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Ang bilang ng kanyang paglalakbay na yaon ay hindi batid. Subalit ang mga mapagbabatayang libro ng kasaysayan ay nagtala ng apat na paglalakbay. Binanggit ni Allah sa Quran na si Abraham ay nakakita sa kanyang panaginip na kanyang isinasakripisyo si Ismael. Kaya't siya ay tumayo at isinagawa ang pinag-uutos. Sinabi ni Allah, nang silang dalawa ay tumalima ay ihiniga niya ang kanyang anak ng patagilid na nakayuko. Tinawag namin siya, O Abraham, tinupad mo ang panaginip. Tunay na ganito namin gantimpalaan ang matutuwid. Tunay na ito ay pagsubok na malinaw. At binanggit sa Genesis na si Ismael ay nakatatanda kay Isaak ng 13 taon. At ayon sa takbo ng salaysay,
Nagpapatunay ito na ang kwento ng pagsasakripisyo ay naganap bago pa isilang si Isaac. At ang pangako ni Allah na bibigyan pa niya ng isa pang anak na lalaki si Abraham ay binanggit matapos ihayag ang kabuuan ng kwento. Ang kwentong ito ay naglalaman ng isang paglalakbay bago magbinata si Ismail. Subalit ang tatlong ibang paglalakbay ay inilathala ni Al-Bukhari mula kay Ibnu Abbas. Ang buod nito ay nang magbinata na si Ismail at nakapag-aral ng wikang Arabic mula sa tribo ng Jurhum. Minahal nila ito at hinangaan at ipinakasal nila sa isa sa mga kababaihan nila. Hanggang sa pumanaw ang kanyang ina. Sa pagnanais na makitang muli ni Abraham ang kanyang mag-ina ay dinalaw niya ito matapos na ito ay makapag-asawa. Subalit hindi niya inabutan si Ismail kaya tinanong niya ang asawa nito tungkol sa kanya at sa kanilang kalagayan. At ito ay nagreklamo dahil sa kahirapan ng pamumuhay kaya't hinabilinan niya ang babaeng yaon na sabihin kay Ismail na palitan ang hagdanan ng kanilang tahanan. Naunawaan ni Ismail ang nais ipahiwatig ng kanyang ama, nahiwalayan ang babaeng yaon at ganoon nga ang kanyang ginawa. At nag-asawa siya muli ng ibang babae. Yaon ay babaeng anak ni Mudad bin Amr, pinuno ng tribo ng Jurhum at kanilang pinuno. Sa isa pang pagkakataon ay bumalik si Abraham sa Makka matapos ang pangalawang pagpapakasal na yaon. Subalit hindi niya naabutan si Ismail. Kaya't nagbalik siya sa Palestine matapos niyang tanungin ang tungkol sa kanyang anak na si Ismail at sa kanilang kalagayan. Ang pangalawang asawa na ito ni Ismail ay nagpuri at nagpasalamat kay Allah. Kaya't ihinabilin ni Abraham na kapag bumalik ito ay panatilihin niya ang hagdanan ng kanilang bahay. Sa pangatlong pagkakataon ay dumalaw siya sa Makka. Doon ay nakatagpo niya si Ismail habang ito ay naghahasa ng palaso sa ilalim ng isang puno na maraming sanga na malapit sa tubig ng Zamzam. Sa pagkakataong ito ay kanilang itinayo ang Kaaba. At itinaas nila ang mga pundasyon nito. Nanawagan si Abraham sa mga tao na magsagawa ng Hajj ayon sa pagkakautos sa kanya ni Allah. Biniyaan ni Allah si Ismail ng 12 anak na lalaki mula sa asawa niya na anak ni Mudad. At ang mga yaon ay sina Nabit, Kidar, Adba'il, Mibsham, Mishma, Duma, Misha, Hudud, Yitma, Yatur, Nafis, at Kidman. At nabuo mula sa kanila ang 12 tribo na nanirahan sa Makka. Ang kanilang pangunahing hanap buhay ay pangangalakal mula sa bansang Yemen, sa sinaunang Syria at Ehipto. At kumalat ang mga tribong ito sa buong tangway ng Arabia at maging sa labas nito. Sa pagdaan ng panahon ay hindi na matukoy kung ano ang nangyari sa kanilang kalagayan, liban na lamang sa mga naging anak ni Nabit at Kidar.